Nagtitinda ng NFA Rice sa Marikina si Laika Velasquez. Kakukuha lang daw niya ng 50 sako ng bigas, 22 sako na lang daw ang natitira. Pero hindi raw niya tiyak kung mapupunan niya ang demand ng kanyang mga customer. Anong paliwanag sa inyo? Ba't wala? Nung delivery. Wala pang deliver. Wala pang deliver. So, nung Sabado, wala kang tinda dito. Kailan kayo nagkaroon? Kagabi lang, te. Ang commercial rice dealer naman si Francine Ombrog, hindi rin daw natutuwa kapag nagkakaproblema sa supply ng NFA rice na pantapat sa presyo ng commercial rice. Kailangan po talaga may NFA rice na nabibili ng mga consumer para balanse ang presyo nung. Pagka po walang NFA, tiyak na medyo i-increase ang presyo ng commercial. Katunayan, may pagtaas na raw ngayon sa presyo ng ilang commercial rice na nasa 38 pesos kada kilo ang pinakamura. Eh kami naman, bumibili naman kami kasi kailangan namin itinda kahit anong presyo na rin, sumusunod tayo. Aminado naman ng National Food Authority, may mga lugar na mauna nang titigil ang bentahan ng NFA rice tulad sa Central Luzon, Western Mindanao at Western Visayas. Priority ngayon, dun sa mga dinadala dun sa mga areas na prone to calamities, especially yung mga island provinces kasi sila yung ma-isolate pag may kalamidad. Ayon sa NFA, ilang dahilan ng kakapusan ng NFA rice ang dipag-angkat ng bigas sa ibang bansa noong September 2017, mga nagdaang kalamidad at bakbakan sa Marawi. Pinaglalaanan din daw ng malaking supply ngayon ang mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, pero inaasahang madaragdagan ng supply at buffer stock ng NFA rice sa darating na anihan sa Pebrero. Susan Enriquez, GMA News.